What's up mga marikois, parikois? Magluluto ulit tayo ng isang recipe. Binagoongan. Simple lang. Kailangan natin ay kamatis, luya, bawang, sibuyas, nor cube, at bagoong. Yung ibang sahog, isusunod na lang natin habang pinaprocess natin yung pagluluto niya. Okay guys, samahan nyo ako. How I cook binagoongan. So, simple lang po ang gagawin natin. Marikois, parikois. Papakuluan lang natin sa kalahating cup na tubig yung meat at lalagyan natin ng kalahating nor cubes. Ngayon, hahayaan natin siyang kumulo dyan hanggat sa matuyo siya ng konti at magkaroon ng konting mantika. So, tatakpan natin yan. Antayin natin hanggat maiga siya. Papatuyuin natin. Takpan natin. Eto mga marikois, parikois ang kaibahan ng binagoongan natin. Kasi may proseso tayong ibang ginagawa dito. Para mawala yung alat ng bagoong, ibababad muna natin yan sa suka. 1/8 cup lang. 1/8 cup, ibabad natin yan. Habang pinapakulo natin yung karne natin para maigisa at para lumambot, saka natin to i-harvest at hugasan. So, ganun lang po ang proseso ko sa bagoong para mawala yung alat. So, mga parikois, parikois, habang inaantay natin yung pinapakuluan natin na meat, igigisa muna natin yung mga sahog niya. Painitin natin siya. At pag mainit na yan, pwede na nating lagyan ng mantika. Konting mantika lang kasi magkakaroon ng mantika yung meat natin doon. Magpuproduce siya ng mantika. Lagay natin yung bawang. Golden brown lang to. Request ito ng aking anak, ang panganay kong anak, na babae. Magluto daw ako ng binagoongan, naisipan ko, sige, lutuin ko para ma-vlog ko din. Habang nag-aantay pa tayo ng mga pananim natin sa rooftop. Kasi yung mga pananim na yon, gagawa natin ng mga recipes. Pag yun ay pwede nang i-harvest. Antayin lang natin siyang mag golden brown para lumabas yung aroma and lasa niya doon sa mantika. Yun lang naman ang purpose ng pagigise. Palabasin mo yung amoy at yung konting juice niya maghalo doon sa mantika. That's the purpose of sauteing the spice. Sunod muna yung sibuyas. Sunod natin tong luya. So, ang luya natin, ganyan kalalaki natin yan hiniwa kasi ayaw ng mga bata na nangunguya nila yan habang kumakain sila. So, para ma-warning sila at makita nila kaagad yung luya, aalisin na nila yan sa pagkain nila. Sunod natin yung kamatis. So, ang ginamit natin kamatis dito is 3 piraso lang sa kalahating kilo. Gagawin natin dyan hanggat sa madurog yung kamatis, saka natin sa tatantanan.
Antayin natin madurog yung kamatis para humalo siya sa sauce niya. So, habang nag-aantay tayo, tingnan natin itong kalahating kilong meat na binili natin, yung pinakuluan natin, kung okay na siya. Okay na siya. Medyo pumuputok-putok na siya. Ang gagawin natin, hahalu-haluin natin siya at pahihinaan natin yung apoy niya para hindi masyadong tumalsik yung mga mantika. So ito naman ang gagawin natin dito hanggang sa magkaroon siya ng brownie color, saka natin isasahod yung mga binisa natin. So, ganyan ang proseso ko po ng paggawa ng pinagkukongan na baboy. Makikita niyo dyan mga marikoys, parikoys. Malambot na yung meat natin. So, antayin din natin yan mag golden brown. Balikan ulit natin to pag medyo na burn na rin yung ilalim niyan, saka natin hahaluin ulit. So balik ulit tayo dito sa binibisa natin. Ayan. Ito, antay natin na maging puree yung kamatis. Dudurugin natin yan. Napakabango niya. So, hindi ako naglalagay ng laurel, pero kailangan to lagyan ng laurel at paminta. Hindi rin ako masyado naglalagay, pero required siyang lagyan dahil ang mga anak ko po ay hindi masyadong nagugustuhan ang lasa ng laurel. Kaya optional, pwede namang hindi. I-adjust nyo na lang yung pagkain nyo according to your family. So, hinaan na rin natin yan. So, medyo okay na siya. Nagkakaroon na siya parang paste. Ang tinatawag natin paste, base of tomato, ginger, onion, and garlic. Ang gagawin natin, papatayin na natin yan kasi baka matutong na siya. Balik tayo doon sa meat. Ayan. So, naririnig nyo guys, medyo pumuputok-putok na yan. Ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng burn sa ilalim niyan. Dahan-dahan lang ang paghalo kasi baka matalsikan kayo. Ayan. Napansin nyo guys, yung nag-produce na siya ng mantika. Ayan. Pero yung mantika na yan, babawasan natin. Kasi masyado namang greasy ang food natin pag hindi natin yung binawasan. Sa palagay ko, okay na yan sa akin, yung kulay niyan. Bawasan natin yung mantika. So, wala pa naman tayong linagay dyan, kundi nor cubes. Gagawin natin, ihahalo na natin yung paste na ginawa natin. Sauteed paste. Dito sa pinagkukongan natin.
Ngayon, haluin natin yan. Para yung lasa nila magsama-sama na. Sibuya, bawang, ng sibuyas. Kapag nahalo mo na yan, lalagyan mo ulit siya ng kalahating tasa ng tubig. Okay naman yung kalahating tasa ng tubig, pero ako mas prepare ko ngayon lagyan ng isang cup na tubig. One cup. Kasi gusto ng mga bata na saucy ang pagkain nila. Kaya dinalagay nila yan sa kanin. Hindi pa natin yan matatawag na pinag-uungan kasi wala pang baguong. Bantayin natin siyang kumulo. Takpan muna natin. Balikan natin mamaya, saka natin ilalagay yung baguong. Ayan, mga marikoys, parikoys, konti na lang yung sauce niya. Pwede na natin siyang timplahan. Ngayon, ano mga ititimpla natin dyan? Soy sauce. Lalagyan natin siya ng soy sauce, konting-konti lang. Bakit may soy sauce? Para magkaroon siya ng konting kulay. And konting lasa din ng soy sauce. So, napapansin nyo guys, marikoys, marikoys, nagiging dark na yung kulay ng sauce natin. So, dahil rinati natin yung nore cube natin kanina, saka natin ilalagay yung kalahating nore cube ulit. Then, haluin natin. Pakuloyin ng konti. Takpan ulit. Eto na guys yung baguong na binabad natin sa suka. Ang kagandahan sa binababad na suka ay nawawala yung masangsang niyang amoy. And at the same time, yung saltiness niya nawawala din. Ang gagawin natin dito ay hugasan natin to. Saka natin to ilalagay doon sa linuto nating meat. Oops, okay na. Tikman natin kung okay na yung saltiness. And umami. So, okay na siya. Very light lang yung lasa niya. Tingnan natin pag nailagay natin yung pabuong. So, nandiyan na po yung bagoong. Lalasahan ulit natin. Mm-hmm. So, okay na yung lasa niya. Lalagyan lang natin siya ng pinch of salt. Yung sabihin ng pinch of salt, kurot lang sa taga manipis na kurot lang. Ayan.
mga dalawang manipis na kurot ng salt. Yan. At isang galanteng dakot ng asukal. So galante, ganon kagalanteng asukal ang ilalagay natin dyan. So, yan, ganyan lang. Pakuloyin natin hanggat sa matunaw lahat yung linagay natin huli. Yung asukal, yung asin, at okay na siya. Maganda guys ang binagoongan kung meron siyang talong. Hindi na natin naisama yung talong kasi budgeted lang yung pera natin. So okay na yan guys, i-plating na natin. Masarap na. At pwede na natin ihain sa mga anak natin. Mga marikois, parikois, ayan na po yung finished product ng binagoongan natin. Masarap po yung pagkakaluto natin, kaya sundan nyo po yung recipe yung ginawa natin. Thanks for watching.